you know, thoughts and opinions, no, about the draft and about the game. Yan. So, baka naman, share nyo na yung stream natin, mga kaibigan, para nga po, mas dumami pa tayo dito in that, in this last match ng series na ito. Alright. So, anyways, thank you nga pala sa mga kasama natin kanina pa. Game number 1 and game number 2. We're now down to our decider match. And dito natin malalaman if makaka-bag ba ulit ng panalo ang UDivs 1 or will MG Trust be able to finally secure their first win on the Division 2 Tour 2 ng Southeast Asia. Mm-hmm. Medyo dikit lang yung laban natin. Pero again, no, yung Motivate Trust, hindi din talaga nila nirespeto itong Tiny ni Ken. Kumbaga sabi nila nakachamba ka lang nung Game 2. Ewan ko ha, kung bakit hindi nila binaban to. Kahit ayaw, hindi nakaban nung Game 3. Wala kang respeto eh, no? Oo. They know na lamang sila eh. It's just so happen, one team fight. Yun lang. Isa lang talaga. Eh, syempre, mali yung piniling laban dito ng Motivate Trust kanina. Pero, tignan natin dito. Naniniwala silang kaya nila eh. So... Sige, paniwalaan nila yan. Tignan na lang natin kung ano bang gagawin nila dito sa game number 3. Since wala namang ayaw tayo ni problem. Tingin ko kailangan this time JG would step up his game. Kasi first game, second game, hindi natin siya masyadong naramdaman. Si Ken talaga yung, alam mong... Oo, Ken talaga yung nag-bot kanina. And Lucify. Lucify. Yan. Gusto ko lang i-point out na sobrang ganda din ng mga positioning dito ni Lucify. Talagang well-protected itong si Ken sa kanyang Tiny. Yan. For UDivs 1, hindi ko lang talaga gusto yung, what do you call this? APA? Oo, yung apparition. Nakita na kasi natin yung nagagawa niyan, Tiny APA kanina. Hindi siya ganun gano'n. Kumbaga may basis ka na hindi siya malakas masyado sa lane. Oo. Problema lang kasi ang gustong gawin dito ng ano, UDivs 1, hindi makapag-peak. Okay. Pero ang pinaka-iniisip ko dito ngayon, this is a different hero sa mid lane. Hindi na ito yung Monkey King na medyo kakapasin sa damage pagka pumunta. So, there still might be an edge para dito sa side ng UDV. Storm Spirit na to eh. Ito na yung maliksing hero na pwedeng pumasok and labas sa team fight. Hindi katulad ng Monkey King na kapag pumasok ka, parang wala ka ng way out eh. Unless kung may BKB ka. Hindi na to yung hero na kaitable. Siya yung kayang mangkite na hero. So, JG, so far, he's doing really good up against Gacha Boy dito sa may kitna. Siguro yung timing na lang ng paggala nila dito would be different. Kasi eto nga si Storm Spirit, kailangan niya muna ng a lot of manas as well as power runes in order to rotate sa mapa. Meanwhile naman ito si Gacha Boy, all he needs is one item and that's just Blink Dagger para talaga gumalaw ng gumalaw sa mapa. Yan. Teka lang, mamaya pala pagka nagka-clash ulit. Ang sakit pala lalo ni Tiny with the tag team. Oo, tag team, yes. Okay, so siguro, ganun ulit yung timing na gagawin ng UDV. Tatagalan nata ulit nila yung paglaban. They'll just let this Tiny farm out this item first bago siya pumalag. Kaso kay Ban kasi walang magsusustain sa Tiny ngayon eh. This time around, wala si IU eh. Pero walang sustain. Pero ang sakit ng damage with the tag team. Kumbaga, glass cannon. Oo. Kaminang natin, glass cannon na talaga. Oops. Alright, so for Toy. Nakakapag-farm si Rupito. Nakakapag-farm din si Toy. Medyo masakit din kasi yung right click neto ni Hoodwink. Kaya napakabilis ng... Attack animation. Pero this is Bane eh. Kahit anong right click mo sa Bane. Brains up. Brains up, babalik lang din. Babalik na. Pero teka, gandang huli. Sabay snowball. Tag team. Good Nightmare by Boomboy denying the damage. Medyo na huli. Si Lucify, sa pagtanggal nga doon, given na meron pa yung invulnerable time. Good utilization by Boomboy right there. Tsaka wala pa din Eye Shard eh. Siguro kung merong Eye Shard, that could have been a possible kill. Oo, walang takbuhan yun. Oo, for the side of UDV. Pero yun na nga, naka-max out yung tag team dito ni Rupido. And hindi ka din basta-basta makakalapit ng...
ganun sa Motivate Trust kasi nandun din yung sleep. Yun yung importance ng sleep eh. Mapipigilan mo yung aggression ng kalaban. Yep. Pero, okay. Nagsimula na yung stocks. Nagsimula na nga agad yung stocks dito na itong si Keeper of the Light. Knowing na yung Doom, independent offlane, kayang-kaya niya talagang mamain yung Tiny or tumambay lang dyan nang wala ganong problema. So, maganda to. This way, si Sun King ata ulit kukuha. Feeling ko. Nang stocks eh, no? Kasi, maaga pa for Medusa to get those stocks. And, masaro. Teka, first blood nga ba? Masyado nang malayo, ah. Okay. Masyado nang malayo, mga par. And buti na lang, tumigil na sila sa kanilang attempt. And dagger for Sun King, on the way na din. Okay, mukhang nakakompleto na naman ng group, ha? Ready na naman ang Voltes 5, ha? Ako po, mukhang lalarga na naman mamaya. Okay, pero wala pang first blood eh. Kamuntikan pa itong si, Teehee. Uy, ako po, speaking of Teehee. Ayan na, meron na po ngayon ditong Scorched Earth. So, sunog muna. Pero gacha boy! Oh my God, solo JG! Killing JG! Nako po, the weak link of you, Davy. Alam na ngayon ng MG Trust kung saan yung sugat weakness na didiin na nila. Oo. Oh, diba? May weakness sila dito and that would be the mid lane. So far, kasi never po nanalo si JG dito. Ay, gacha boy. Ikaw. So far sa series natin. Ooh, good. Bushwhacker. Sorry. Burrow Strike, rather. Sumuli na to. Ayan na yung shard na hinahanapin. Boom boy. Pero pati sleep. May nightmare. And makakatakas na nga itong si Boom boy. Kasi wala namang magtatanggal ng nightmare niya sa panahon ngayon. Oo. And Masaros, tamang ano na lang muna. Cut ng creep wave, okay? Ganda ng plano niya dito. This is just Teehee. He won't be punished like that. Pero Storm Spirit taking itong si Gacha Boy with the help of Lucify. So, hindi yun na na-expect ng isang Sand King. Abawi naman itong si JG. Yeah. Ang ganda na kasi ng binibigay na information ni Lucify eh. Oh, pero so, wait. Sinusundan niya kung asan itong masama Sand to. King. Marireveal yung stocks nila. And kayang-kayang kumuha ni Tiny ngayon. Together with Teehee, kahit yung large camp lang na yan, kunin nila, oh. Pero kung tingnan mo yung position dito ng isang Bane, kumbaga, uy, okay, TTP na ako dito, winardan na to, kailangan natin i-deward yung sentry na yan. And kaya-kaya naman kunin neto ni Tigger, eh, and masaros itong stacks na to. If not, pwedeng ibigay kay Sand King. Yan ang Sand King, isa pang stacks. Okay, ganda. Sa munang stack bago natin kunin ng tuluyan. And susulitin lang nila ito. Tsaka naka-max out na yung Sandstorm. Yun yung maganda dito. Ayan. May word dito. Oo, nilagyan na kasi kanina ni Teehee nung umakat siya dyan sa may high ground. Sinulit na. Okay. So, okay, Medusa. Makikita, ito na yung rune na kukunin itong si Kuya mo, JG. Tatabihan niya lang itong si Medusa para di siya maging bato. Mga kaibigan, toy will be toyed but nice nightmare by Boom Boy though. There's the Bushwhack catching these two. Ande, pero nga mas slow pa itong si Toy, mga kaibigan. Regardless of this Medusa does not have the mana, hindi pa rin naman siya mamamatay dahil kapos yung damage ni JG. Good response mula doon sa supports ng MG Trust. Malapit lang din kasi sila eh. Yun yung maganda doon. Pero this time, nahihirapan yung Doom up against Ken. Ken is doing really good sa may laning phase. Hindi na kung makikita mo, hindi na nag-lane si Masaros kasi parati lang siyang nadedenayan ng creeps dito ni Tiny. And top lane naman si Rupido. Ayan, napabayaan siya sa top lane kasi umalis na si Toy sa may lane. And that's a good news for this Tuskar na makapag-farm freely, ma-force out yung Medusa na umalis sa lane. And kagawan sila ngayon so far ng isang Sand King kung sino yung kukuha ng stacks. And bibigyan nila kay Gacha Boy sa ngayon. Priority nila. Itong Sand King. So that magkaroon ng Blink Dagger could make out space for this Medusa to farm out at maprolong yung laban until such time na makakuha ng decent item. So mid na muna si Medusa. Oo. Palit muna daw sila ng position sa ngayon. Tunin
nyo yan. Sayang mag, sayang talaga yan kung sakali. Oh boy. Okay. May ano eh, may na-drop na, anong tawag dun? Neutral. Oo, oh, possess mask. Neutral item, yeah. Yan, para kay Medusa pang tulong na rin sa farm. Yep. And, okay, Lucify is doing the same. Pero ay, kaso Warden! Ganda! And this time around, mas maganda yung Warden. Kasi ancient yun. Yes. So, mas malaking loss yun for you, Divine, na hindi sila nakapag-stack ng isa pa. Mm-hmm. Pero okay na din, kahit papano, if ma-deward agad nitong si Hoodwink. So, Tigger, it's about 10 minutes and pa-level 6 na din naman siya. So, maganda yung levels ng supports dito ng MD Plus. Oh, tingin ko problema din to for ano eh, for UDVS 1 yung pagkuha ng tower. Ah, sang ganito sa ngayon, ganito kaaga kasi nga Keeper of the Light talaga. Oh, okay. Being the bait. Pero nakita nga nila itong si Gacha Boy, ito nagtatrain na kumumpas pero good toss right there. So boom boy, saved. And ang kagustuhan ko naman dito ngayon sa ang tawag dito, sa lineup ng UDV. Meron silang pang bridge ng backlines, which is itong si Storm. Mm-hmm. Kung sakali mang hindi si Storm, okay din sana yung Leshrac. Oo. Kasi pang kailangan nga nila nung pang push. Pang push. Ng Tore. Diba? Pero, tingin ko naman later on, etong si Tiny, eh, kita naman natin yung pushing potential niya. Magkaroon lang siya ng Echo Saver and SB, eh, talagang solid din yung damage niya. So, maghihintay na lang tayo Taskar? Sa time na... Taskar? Hinihintay lang. Tutulong dito ngayon. Papunta nga dito sa may Gedli. Naispatan. Na-bushwalk sa base. Ooh, the damage. The damage. She was not expecting that one. Kaya naka-off yung kanyang mana shield. Nabigla si Lutz. Off guard. Si kuya mo. Envy ba yun? Envy. Si, ano, si Hoodwink. Sobrang laking tulong nung invisibility na yan. Oo. Okay. So, Medusa's going for the Yasha na medyo madedelay. Bagya lang naman. Pero since ito na nga po ngayon, si Tigger, nakapagbitaw naman siya ng kanyang Illuminate. Pero nako po, nakapag-epicenter daw itong si Ruby. Ito na, matay sa kamay nitong si kuya mong peerless, mga kaibigan. Ito naman po ngayon si Tigger yung naging trade. But, goods na goods yun for MG Trust kasi tatlo yung nag-commit na matayan din dito yung UDVS 1 ng core. Yes, at saka core yun eh. Oh. Para lang sa isang KOTL and they didn't expect na nandito. Yeah. Itong SK sa top lane na naghihintay lang na ego. Kumbaga, naging bait itong si Keeper of the Light. Yun talaga yung purpose niya kung bakit siya nandun sa harap. Yeah. Tsaka alam nila na wala ng snowball si Taskar. Mm-hmm. So, pag wala nang snowball, wala nang escape mechanic yung isang Taskar, easy kill yun. Nagkaroon ng slight vision itong si Lucify sa may tree line. Pero Tigger. Akala ko nagkakumpas na siya. Kaya pala wala ko nadidinig. Oy, oy. Ups. Wala lang, Gacha Boy. Dito lang sa Gedli. And nakikita ka ni Tigger dito si Lucify. And yun nga sa may bottom. Okay, Masaros. Ooh. Not the smooth game that he expected tulad nung game number 1. Ganda ng mga rotation na ginagawa ni Rupi doon. He's going for the Blink Dagger, typical, let's say, offlaner na initiator. Yes. Yung talagang suicidal na kapag tumalon ka, talagang yun na yun. Ibitaw mo na lahat. Ah. Okay, so, let's see, medyo matagal pa naman yung Blink Dagger, pero he's getting a lot of good kills, good rotations dito. So, which is good for the side of UDVS 1. Nabibigyan nila ng space itong si Ken na makapag-farm and then Storm Spirit talagang lulubog lilitaw na direct lang bigla. Pa, ano, direct lang. PG, pa ano? Network. Ha? Ah? Okay. Ah, hindi siya mababago. Okay. Alright, so ito nga. So, akala ko mababago natin pero since wala tayong ano dito ngayon, control sa network. Ayan, last hits na muna yung inyong tingnan mga kaibigan. Pero Tiny, pa-dagger na siya dito ngayon. Oh, he's gonna go for... Ah, hindi. Buo na siguro yung SB niya. And then, going for Blink Dagger na. Or casual lang yun na, ano... Blitz? Oo. Blitz na... Para may attack speed. Pwede. And then, Blink Dagger. Pwede can yun. Can be. Kasi wala naman siyang ayaw ngayon eh. Oo. Para kung sakali. Kailangan niya lang din mambigla. And kailangan ng katulong ni Taskar nang mag-jump in.
Speaking of jump in. Naku, Tigger. Ganda na natakbo niya dito ngayon. He was able to TP. Aw! Naku po! Naku po! Bakit ka nag-blinding light, Beshi? Dapat hindi na lang ginawa yun, eh, no? Uy ka na! Ako damay pa si Masa Rose. Was a great play coming from UDV. That's a solo kill by Rupido. On mid? Tama ba? Solo ba? Hindi, ando na pa si Tihi. Nando si Tihi with the ice blast. Yes. I see. Nako, nagkakamali na. Wala na sa hulog. Ito, Motivate Trust, ha? And Masa Rose, not a smooth game para sa kanya dito sa game number 2. Sobrang lumamang etong si Ken sa laning phase. That is why he's making a lot of, you know, backdoor. Mm. Ayan, kuha lang ng creeps kasi hindi na siya makapag-lane up against Tiny. Oh. Lahat ng creeps din na dead-deny ni Tiny. Pero Lucify. No way out. Nightmare. Umaamba pa ng epicenter. Pero... Gusto ko nga yung epicenter ngayon. At least naka-cancel dati. Mapindot mo lang, mainis ka na. Gumalaw ka lang, onte. Wala na. Wala ka ng epi. Parang Rikim. Oo. Oh. Ay, hindi. Yung Rikim na pinigil pa eh. Katulad siya ngayon. Yung, eto kasi, dati talagang, kunwari, napindot mo na, tapos mausog ka lang konti. Wala na, cancel na yung epi mo. Sobrang silent ni Sand King. Sobrang sensitive ni Sand King, guys. At least ngayon, di ba? Oo. Kaya nagagamit na din to eh. Other than that change, siguro yung shard. Yes. Wala yung tulong mo din, may epicenter. Gusto mo mag-farm. Pulse, then, alright. Tulong. Pero medyo passive lang yung game natin, no? Game number 1, 2, and 3, hindi talaga sila aggressive na talagang suntukan yung bakbakan. Dito sa kanila, pick your fight, eh. Pipiliin nila yung tamang laban na bakbakan. One time, big time nga, sabi natin kanina. Kanina game number 2, yun ay isang team fight lang, eh. Two survivors, sabi dito ng MG Trust. Pero wait, napa-ulti si... okay. Okay. Good commitment kasi nga doon naman lahat sa side ng UDV. Pero hindi pa nakapag-commit yung UDV doon para mag-ulti lang si Toy basta-basta. So meron pang chance yung UDV. Hanapin lang ulit nila yung isang Medusa kung saan siya papuesto. Doon naman sila mang iinis knowing na wala nang ult si Medusa. Wala nang ano dito. Ulti. Yun kasi yung nakakapagpunyeto minsan sa ano eh, UDV. Uy, gandang ward! Ang gandang ward! Catching itong si Fearless, pero good news din naman. Makakaiwas na sa mga damage somehow, but still, JG is there to finish him off. And Orchid na din si JG. So talagang kawawa yung mga support dito sa may backlines mamaya. Talagang pag nakita kayo sa mapa, auto talon, pero they're going for Roshan, which is okay. There's the tag team to amplify the damage of Ken. Walang ano, walang Sand King. Walang Sand King. So why not? Tingnan natin. This time, mag-commit na kayo. Nalaban ba? Mukhang hindi pa mag-commit na sila. Oo, kanina kasi sobrang, alam nila eh, hesitant. Uy, makikita. Ako po, mukhang kailangan pa rin nila maging hesitant man lang po dito ngayon. Itong si Tas na matay pa nga sa blinding light. Sino po ang paisalba? Itong si JG. But wait, low na nga si Roshan and there's gonna be Tigger jumping in the grip for Tiny, mga kaibigan. Eto na nga po yung Aegis. Makakukuha naman itong si Ken and that's a failed attempt for MG Trust. But still, eto naman si Toy makikipaglaro muna dito ngayon kay Lucify. Ina na Barrow Strike. Kita pa rin naman siya dyan. But still, Aegis collected by Tiny. Buti na lang. Buti na lang, hindi nila nahampas ng maigi itong si Roshan at sobrang low na. To the point na dadampotin na lang ni Keeper of the Light. Oo, buti hindi tama yung timing na pag-4-stop. 4-stop yata yun, di ba? Oo, 4-stop. By Keeper of the Light. Pero at least this time, they take etong si... Nag-commit na sila. Kasi kanina nung game number 1, sobrang hesitant sila eh. Ito. Na nakuha pa ng ano... Motivate Trust yung Aegis. Malaking tulong kasi to for ano eh. For the side of UDVS 1. Kasi hindi ka matatakot lumabas. Freely ka makakapag-farm. Ikaw yung magsiset ng tempo ng game. Matatakot yung kalaban na lumaban sa inyo. So, talaga sila yung magiging dominant. Yeah. Reactor lang itong MG Trust. Motivate. Unless maging ballsy sila.
Ah, pwede. Kaso kasi diba? wala pang ganong item yung Medusa eh. Sobrang, hindi ko alam ha, for me questionable ngayong sumasama-sama agad si Medusa eh. Kasi wala pa siyang naiipon na item dito. Siguro occasional, okay lang. Somehow kasi wala din masyadong napoprovide na space itong motivators eh. Kanya-kanya silang farm eh. Ang yayaman nila, pero... Yung Medusa, hindi sobrang yaman to the point na katatakutan ng UDV. Oo. Tsaka sobrang aga pa din kasi. And napita silang beses eto si Medusa. That is why, talagang ano muna, lay low muna din yung motivators. Yeah. And kailangan muna ng Blink Dagger na isang Doom. Hindi pa nga natin nakikita, ginamit yung Doom sa game na to eh. Oo nga no. Pero wait, burado agad itong si Keeper of the Light na yung setup. Mabibigyan naman dito ngayon ng Barrow Strike. Kaso Masaros, madudum na nga ba niya itong Tiny. Pero since may Aegis yan, okay lang. Napagandang pagpigil doon sa may Crippin. Mga kaibigan, magiging bato ba? Itong bato. How ironic, Doom is available. May BKB, pero gandang Vortex by JG. Napaganda naman ng redemption doon itong si JG. Tamang patulog lamang para dito nga kay Rupido. Pero tihi, pati si JG. Nabor na itong si Toy, mga kaibigan. So, okay. Pagbigay ngayon ng snowball into the dagger. Rupido escaping. Naku! Naku! Hindi nila alam kung saan. The Jukes! The Jukes by Rupido. It's nicely done. And okay na yun. For as long as Ken is alive, mayroon siyang double damage dito. Sabay hanap, SB. Hanap ka agad ng ano kalaban. Iniisip niya baka may mag-farm dito sa may mid lane. So... Kaso, wala siyang kakampi malapit eh. Oo. Ayaw niya din. Medyo natakot din siya eh. Siyempre kung ballsy ka, talagang pupunta ka dyan sa may triangle and try to get some kill with that double damage. Pero again, nagkalat kasi yung sentry. Totoo. Pero Bane, and the guys here, lalaban ulit yung UDV. Wala nang ano. Wala nang ulti Medusa. Pero beautiful, Boro strike into the tree. Fake ravage right there. So, ball para kay... Trapang sanking, pero mga kaibigan, patay ulit itong si Rupido. Nakapag-charge siya dyan, so mabablock yung daanan. Pero kapag namamatay nang namamatay itong dalawang to. Tabi-tabi sila, no? Tabi-tabi sila. Hirap silang tumalag, eh. Ang pangit din ang position nila. Magkakatabi sila. Fake ravage na eh. Tinitignan nila yung wards nila. Hindi yata nakagip sa vision itong si Sanking. Meanwhile, si Sanking, nakita niya yung tatlo doon. Isa lang yata nakita, pero tatlo yung tinamaan kasi magkakatabi. Unintentional na parang ganun yung mangyari. Okay. Ay, wala ka ng kawala, paring GG. Si GG. GG na. GG siya dun. Wala siya magagawa. No, paring GG na nga yung pangalan niya. GG413. Hands up ka na pagkaganon, storm ka. Pero oy, teka, may kumukumpas. May kumukumpas. Ito na nga po ngayon, sinusubukang tibagin ng bato. Mga kaibigan, kanina pa nila inatem to. And okay, there's the blinding light. The damage could be enough this time around. And Ken will be finished off by Fearless. Rupido on the other hand, trying to escape. Itong si Doom, nakapag-stampa siya dyan. Sunog ang muka. Netong si Taskar. And another call. Another core to fall sa side ng UDV and MG Trust. Tatlong core pala yung nakuha nila doon. Napakagandang team fight. I don't think tama na pumunta pa sila doon sa laban na yun. Kasi napitas na itong Storm Spirit eh. Okay, Medusa na iwan ha? Okay. Naiwan? Okay, wala. Feeling merong Aegis. Feeling merong Aegis ang positioning nitong si Toy. Okay, sinibat niya na lamang mga Seb. Wala kasi din core eh. Si JG lang nandun. And then there's no damage coming from this Storm Spirit. Hindi sapat. Oo. Masyado kasing naging passive yung game na to the point na nakapag-farm out, nakabawi yung Doom. Nahuhuli si Doom kanina eh. Sobrang hirap niya sa lane. Kaso meron siyang Hands of Midas. Now meron ng BKB Dagger, Boots of Travel. Kulang na lang dito, Shiva's Guard. And then the pressure, good to go na. At saka for Masaros kasi, I mean, goods yung Doom niya ngayon na naka-Midas din. Kasi kung titignan mo yung heroes nila, hindi naman sila lalaban agad eh. Diba? Kumbaga, reactive lang sila dito. As to why, si Doom,
farm lang ng farm ng items. Pag nakakuha na nga siya ng mga proper items, saka sila mag-joint force para mapunish yung UDV. And that's what happened earlier dun sa may bottom lane. Kaya nila nakuha yung tatlong cores ng UDVS 1, which is not ready. Oo. Yung UDV dun sa laban. Eto ha, UDVS 1, wala pang BKB si Tiny. I think kailangan muna i-farm ni Tiny yung kanyang BKB in order for them to win a team fight. Kasi ika-kite lang siya eh. Wala, malapit na yung 300 gold na lang ata para kay Tiny sa... Lawak mo Sunstorm? Pero nag-smoke sila. Pero magkakahiwalay sila. Oh, tingnan mo. No direction. Yung, parang naging bagong banda yun. Bagong banda yun. parang parody ng ano, alang One Direction yun. Kahit ako, nagulat ako eh. Namanigil din ako. Yun din yung naisip. No direction. Yun din yung naisip ko. Kasi syempre, nag-smoke ka. May plano ka. Pero yung nagulat ako, nag-smoke sila, tapos nag-iwalay sila eh. Siguro naisip nila, uy, dapat farming ko na lang muna yung BKB ko. Kasi eto ni, pa-BKB na ako eh. Let me farm my BKB, sabi ni Aken. BKB na din si Sun King. Oo, nagsayang lang kamo sila ng smoke. Totoo. Oo. Maybe you light up my world like nobody else. Hi. Okay, Medusa is now going for that Crystallis. Oh, buo na ata yung Eye of Skadi niya, Medusa. So, ayan. Move on na siya dito sa next item. Daedalus, tama. Kailangan mo na pang burst dito sa timing. Yung Daedalus is the key. And yung draft na naman ng UDV. Mm. Wala na naman talaga yung sobrang kunat na mag-absorb. Yun na nga eh. Yung Tuskar kasi dito, hindi siya yung typical offlane na makikita natin. Ano ba yung offlane kanina ng UDV? Pangu yung natalo sila eh. Itong game to, di ko alam. Ay, teka lang. Mamaya na natin alamin. Pero Doom, pinigay na para dito ngayon kay JG. So walang galawan, pati si Rupi doon na maalam na dyan. Double kill for Fearless. And BKB reveal of this Sand King was so good. Oh, no. Roshan ata for the side of UDV. Motivate Trust. Parating dalawang course yung nadadali dito for Universe 1. Oo nga, totoo. Kaya di makapalag yung yung UDV. Oo, ang hirap nito kasi each team fight hindi nila nakukuha yung mga supports na sobrang bilis lang patayin eh. Hmm. Pero this time kasi meron ng Glimmer, meron ng 4-stop, sobrang yaman na. So, eto yung time na mahihirapan ka na even support hindi mo ma-pick off. Even though your hero is designed to do so. Yeah. So, hirap eh. Mas lamang na ata yung level ng mga support kaysa sa course ng UDVS 1. Si Ken na lang talaga yung nagiging tawag nito. Nakakahabol. Level 13 si Rupi to. Level 15 yung... Siya yung breadwinner dito ng UDVS. Oo. Ako mo lahat. Oo, ako mo lahat talaga. Napakahirap. Ah, DK. Okay. DK Tiny. Ayun, DK. Tsaka kung iisipin mo naman DK Tiny, Void Spirit. Yung UDV. Void Spirit. Evasive. Ay, tama ba? Hindi, iba to, iba to. Sige, tama. Tama. Oh, tama. Yung pala yun. DK na. DK Ember. May double damage yung Medusa. Patay na naman si Rupido ata. Teka lang. Rupido. Suicidal task itong hero na to eh. Pang... Para ka nagiging support pag gaganyan eh. Support kasi maganda pag support yung Oscar. Oo, pero gusto mo ba yung trade na yun? Bane tapos offlane. Hindi. Di ba, never talaga magiging okay yung ganong klase ng trade na core. Pero okay na lang. Support. At least may trade. At least kesa wala. Okay. Ito yung maganda. Pwede silang lumaban ngayon and Ken jumping in, deleting itong si Tigger. Nice follow-up with the TP out by Ken with the BKB. Kaso sayang, mga kaibigan, may grip sana, pati itong si Tihi, mamamatay na lamang din and another kill para dito ngayon sa side ng MG Trust. Gusto ko yung buyback ni Bane, it's just that matagal siyang magtitipi dun sa may tore. Late na, kaya hindi niya nag-grip si Tiny. Okay sana. Okay sana yung purpose, yung plano niya ditong tumulong. Pero good pa rin naman yung nakuha nila. Trade pa rin yun, kahit pa paano. And a Roshan attempt. Lalaban yung UDV. Kasan layo ni Tiny eh. Nag-blinkin siya dun sa may outpost. So, paano sila lalaban without this Tiny? Siguro a steal coming from JG? Oh, hindi sila naka-steal. And Lucify
Namatay na lamang doon mga kaibigan. So sabi niya okay lang, support lang ako. At least naka-force tayo ng BKB nitong si Fearless somehow. Oh, at least kahit pa paano, tawag nito, hindi Core yung namatay. Hindi yeah. Si JG yung nag-attempt. Oh, at this point, yun na lang yung iniisip talaga dito ng UDV. Na support lang naman ako, mabilis ako lang. Mabuhay, okay? Oh. Pero how can they win this game? Ito yung iniisip ko kasi... Walang ayaw Tuskar is, you know, not a really suicidal. A good offlane up against dito nga sa... Siguro kapag nakuha niya itong isang item. Aghanim? Aghanim Scepter is the key for pwede, them to win at minus 1 yung kalaban. Oo. Tanggalin nila sa equation si Medusa. Sipain nila palayo. Patayin nila yung apat na na... Pwede. Oo. Problema kasi ang yaman din dito. Ang yaman ni Sanjing. Uy! Muntigan ka na! Ay, nako po. Buti na lang at nakapag ball lightning si JG dun sa may 3 line. Kung hindi at nasaktuhan yung Doom. Another casualty yun sa side ng UDV. Kailangan iwasan ni JG yung mga ganun pangyayari. Oo, kasi si JG kanina pa siya nahuhuli. Yes, for sure. Mm-mm. So, talagang hirap. Hirap ngayon etong UDV best one. Oh, one team fight. Kailangan lang nilang yan, magandang team fight katulad ng game number 2. Pwede naman kasi... Kaso Medusa eh. Ito yung tipong hirap mag-push. Hindi mo mapigilan yung pag-online kahit ilang beses mong patayin eh. Kailangan mid-game niya siya mapatay na mapatay, which is sobrang labo. Diba? Naging passive din kasi sila. Mm. Meron silang Storm, meron silang Tuskar. Hindi nila gino ng gino. Yung heroes dito ng motivate trust. And then, nako? Napabayaan na nakakapag-farm ng maayos etong si Medusa and si Masaros. So, nakabawi mo, si Masaros eh. Sipin mo doon na siya nagpa-farm sa triangle. Meaning to say, yung MG Trust, ready na talaga ditong mag-siege ng mid lane. Oo, tsaka meron na silang Aegis eh. So, talagang anlalim na nila dito sa may mid and top lane. So, yung tanging magagawa na lang dito na isang Storm Spirit is to defend. Oh, talagang zip in and zip out. Yung typical Storm Spirit na magde-depensa na lang ng base. Zips up na lang siya. Pero problema, wala ka pang level 25. Yes. So, hindi ka ganun kabilis mag-clear out ng wave. Oh. Then, ang mahirap pa dyan, ubusan yung mana. Pero, paano nalaman ni Ken na may tao dun? Nascan ba niya? Okay. Six pero, cents. Teka lang. Itong si Rupi Lodge. Naku po, damay. Nakakalampag. Bane for a trade. Bane for an offlane na naman. Na magiging ganap. Damay si Bilyan. But, na-defend naman nata nila yung top lane. Oh no. Nabasagan pa sila mga sad. Sad, sad story for UDV. Si, ano, si Medusa, kahit hindi mo na samahan yan, okay lang yan eh. Meron siyang butterfly. Paano hahampas dyan yung tiny? Wala na mga MKB yun eh. Butterfly. Eye of Skadi. Problema yung paglapit dito kay Medusa eh. Kasi i-outrange ka lang. Pag ma-caught off guard mo na wala siyang mana shield, yun yung time na pwede mong patayin. Pero... Also, si- forever na bukas yan. Oo, bakit mo i-off kung may unlimited mana supplier ka naman dyan sa may likuran? Dyan yung Giver of the Light eh. May heal pa coming from Illuminate. So, diba? What could you ask for? Sabi nila, diba? So sa ngayon mga kaibigan, na tamang basag lang ng Torres si Lusa. Ang dayaw pa ro. Andun dyan sa baba. Oh my God. Dayo ng rage. Kawawi. Dito ngayon yung UDV. Sila naman nababasagan yung mga kaibigan. Surprising up with two panong Bane. Siya lang yun andun sa malayo. Oo. Oh. Diba? Nandiyan na siya, nagtatago. He knows na kailangan i-depensa ng UDV best one yung bottom lane eh. So, he's pretty confident na, okay, I can lane here on top lane. Grabe. Eh, wala eh. Tingnan mo naman yan, oh. Kati, oh. Medusa. Aegis pa kasi, hindi makalaban. 26 seconds. Sinihintay lang ng UDV yung Aegis na yan. Pero, nakagawa na nga na napakalaking gap yung MG Trust with that Aegis duration. Mm. Ano yung gagawin nila no? Dito? Sino kumuha ng shard? Akit pa ba sila? Hindi ko sure kung sino nakakuha ng shard. Pero... Sniper sa ata, no? Oo. Ganda din kasi kay Medusa yung shard na yun, eh. Mm.
mahirap to for you, the best one, kung maghihintay na lang sila na i-push out sila ng Motivatrust. Kasi looks like ganun lang yung gagawin ng Motivatrust eh, until such time na wala yung Aegis. BKB na si Medusa, so tingin ko lalaban na sila. Papalag sila even without Aegis of the Immortal dito. They can go for smoke. And then Boomboy, nakatambay lang talaga siya dun. Naghihintay siya na may mag-i-split push. Nag-i-XP lang siya. 3 minutes na siyang nandyan. Totoo. Kanina pa, nung bumabasag pa yung MG Trust, nandito na siya kanina pa. Naghihintay siya na may mag-i-split Nag-CR yan. Nag-CR yan. Kumukuha na lang ng XP dito sa taas. Oo, CR muna ako. Lods, kayo na bahala dyan. Sabihan niyo na lang ako kapag ano ah, game na. Tapos na. Ayaw mabawasan yung post time eh. Baka daw kasi magkaroon ng aberya. Tama, baka mag-aberya pa. Okay. Galaban na sila mga par. Naka-smoke na dito yung MG Trust. And I guess yung mid na yung i-go nila dito. Mm-hmm. Pero ganda ng pwesto na AA. Kung sakali man na mapapop dito yung sod ng MG Trust, siya yung una makikita. Pero siya talaga makikita given na siya yung kumukuha ng outpost. Dagger in by Fearless. Okay. Yun nga pong Barrow Strike. Nag-miss. Pero paalam pa din. 5 hits by Koy. Pero Tiny, naispatan mga kaibigan. Nakapag-Doom naman dito ngayon. Itong si Doom na ipagbalagbagan siya dyan. Pero Tiny, kailangan niya naman akbo. Though, the Doom is about to expire. He will be controlled completely. That's a dead Tiny. And Maseros gets the kill. Oh no. Wala, unlimited yung stun. May arcane rune, tapos merong ano. Chakra. Ay. Na-sleep pa to. Pero wala naman na silang plano mag-react dito. Kasi there's no Tiny, why not let's go for push? Oo, para mapilitan mag-buyback yung ano, UDV. Force out buyback, naka-double damage pala si Medusa. Kaya naman pala. Makate. Totoo rin na ba to? Totoo rin na to. Totoo rin na to. Po-force nila yung buyback coming from Tiny. Oo. And si Tiny, syempre, hindi yata magbabuyback yan. As long as makakuha sila ng magandang ito. Sipa. Ang ganda nun. Pero nakapag-BKB, mga kaibigan, sabay pop ng ulti niya. Anong gagawin mo ngayon? Napakagandang Barrow Strike. Mabibigilan si Rupido. Pero ito na nga po ngayon si Storm. Tatimingan niya na pag-expire ng BKB. Pero nice creep! Nice creep indeed. No mana pa. Itong si Storm, may buyback siya dito. So, pwedeng pilitin ulit to ng MG Trust. But for UDV, they are in a tight spot. Pero kitang-kita pa rin natin na pwede pa rin mapunta sa UDV yung game. Oo, pwedeng-pwede pa. Pwedeng-pwede pa yan. Meron silang chance eh. Kita mo yung ginagawa ni Rupio. Ganun na talaga, sipain mo eto si Medusa. Kaso, may BKB na. Nag-play safe na yung Medusa na kailangan ko ng BKB in order to survive the fight. And I like how Motivatrust is in control on this game. Kasi, pwede na sila lumaban kanina, pero hindi nila pinilit na lumaban. There's no Doom kanina kasi ginamit kay Ken. So ngayon, wala silang ultimate. Ito, magkaka-ultimate na si Medusa. Tingin ko, ito na yung time na pwede nang ilaban. Yes. Kapag kompleto na sila sa Ricardo. Alam nila na nag-buyback din itong si Tiny. Oo. So, respeto pa rin. Taas ng damage niyan eh. Kaso mukhang basag na dito yung tier 3 middle tower. Pwedeng-pwede na talaga masira yung siege creep. And there it is. Exposed na yung mid set of racks. Yes. And waiting lang for Roshan na lang yata just to make sure na sa kanila na mapupunta yung laro. Yeah. You wouldn't want a Medusa kahawak pa ng another Aegis of the Immortal or else tatayuan na lang kayo dyan. Hirap talaga ng red. Lalaban kaya sa Roshan? That's the question dito. Lasura to eh. Yung Rosh Pit. Kasi hindi mo din pwede itong ibigay ng basta-basta. Hindi ko masyadong naramdaman kasi si JG dito on this game eh. Even if maganda yung heroes niya up against dito sa game na to, up against Sen, kay UTL Bane. Kaso wala, hindi siya makatalon doon sa likod. Lagi siyang nahuhuli. Parati siyang naka-Doom. Yun yung talagang tumatak sa akin na every time Doom or Grip. Doom or Grip, yeah. Either of the two. Ako. Warded. Wala lang, may gem na kasi yung Doom. Pero kapag nahuli na naman dito si Maseros at walang Doom this moment,
Pwede pa rin lumaban yung UDV, ha? Kapag absent talaga yung Doom sa team fight, magiging free yung Storm. Pipili si Bane kung sinong unahin niya, Tiny or Storm. Kung sino yung i-grip. And pareha silang may pang-cancel. So, goods talaga. Pero nabigla na si AA, mga kaibigan. He does have the buyback. Ba't kaya siya na doon? Ah, nagsiset up siya ng ward. Kaso may, ano eh, may gem eh. Pero bad position pa rin sa isang Aparicio. Yeah. If you're support, ang hirap talaga na tumiming kung kailan ka mag-wards. Especially, nagpi-play around yung Motivate Trust sa may Rosh Pit. So, as much as possible, talagang i-clear nila yung mga heroes na mag-a-attempt na pupunta ni Rosh Pit. So, walang magawa yung side ng Universe 1. Kundi, okay. Hintayin na lang. Ah, ang gandang wrap around. I like this idea. Pero, Doom is here. He does have the gem. Pwede niyang ma-reveal si Ken. Na-pop na nga. And kita siya ng courier. Ako po. Alam nila nga dito yung Tiny. Tatalanin siya dito ngayon itong si Doom. Pero mga kaibigan, may BKB ba? Doom will be popping out the BKB. But he might get deleted. The save! The save of Bane! Nice sleep right there! Ito pong si JG na didelete na lang nitong si Medusa. And mga kaibigan, day, napaka talaga. Napaka talaga noong MJ Trust. Napakalakas, napakaganda ng positioning, and that's our game. GG called out by UDFS1. Hindi nila kinaya yung MG Trust at that last moment. The moment na namatay si Ken, GG na. GG na, wala na, it's over. Kasi akala ko mat-turn around nila yung laban na yun. Kasi that is Doom na eh. Oo, importanteng na hero yun sa teamfight eh. But the sleep. But that sleep, nakapagbigay ng space para ma-pop niya yung BKB. To be able to escape with that team fight. And syempre, since nandyan lang yung kalapit yung mga players na itong Motivate Trust, wala, ang bilis lang nakabackup. Ala, meron talaga pang ano sa KOTL, yung bolang kristal. Will-O-Wisp. Na-control yung ating mga tropang taga Universe 1. Pero still, kahit pa paano, sabi mga, siguro, hindi lang talaga gumana yung Ancient Apparition pick nila, no? Parang, awag niyan, malas. Malas. Game 1, naka-Ancient Apparition sila. Sayang, no? Kung IU, siguro yun. Palag-palag yun, no? Open yung IU, eh. Alam ko, eh. Kaso hindi kasi nila pwedeng kunin si Apa tsaka si IU at the same time. Yeah, masyado sila magiging passive with that kind of draft, so. Ito. Eh, wala eh. Ganun talaga, mga kaibigan. Not a fan of Tuskar offlane. Siguro kung support, pwede pa. Yeah, medyo skeptical din ako nung una eh. Na paisip ko, okay lang naman. Maganda yung plano nila. Nasisipain nila si Medusa out of the team fight. But again, nagkaroon ng space para bumawi kasi etong side Masters ng Motivators. Lugi na sila nung una eh. Kita naman natin yung galaw. Ni Rupi daw, maganda yung mga rotations niya. Early stage of the game. Ken winning the lane. Rupi daw, napalayas niya kagad yung Medusa on top lane. But again, nakagawa ng way yung Motivators to prolong the game to make sure na makapag-farm out sa Medusa. And Gacha Boy's stunts. Oh, no, so good. Point. Diba? So, napaganda nga nung game na yun, mga kaibigan. Congratulations sa mga tumaya and sa mga kumontra kay Dan. Okay? Yeah. So, yun. 2-1 po ang Motivators Gaming. So, may series pa tayo mamaya. Abangan nyo na lang sa Western Europe na broadcast natin. That's Division 2. Yep. So, check nyo na lang din sa PNX Bet kung ano nga ba yung mga tabs na available. Muli kami nakasama yung Shoutcaster for this series. This is JB. And this is KJ. Kami magpapaalam na. And bye-bye. Dada ba?